Yan, isang magandang araw mga ka-adventurous. Ayan. Samahan niyo akong gumawa ng sushi na may version. Ang nakikita niyo po ay salmon po yan. Ayan, instead of wasabi, ginamit ko dyan guys ay fresh turmeric. Ayan, napakasarap po nito. Tikman nyo at itry nyo. Ayan, nilagyan ko po siya ng kikuman. Pag wala kayong wasabi, pwede rin po. Ayan, nilagyan ko ng lemon yan. At least dalawang lemon. Ayan, i-mix-mix lang yan. Dalawang lemon at saka yung wasabi and kikuman. And syempre, lalagyan natin ng konting spicy yan na aking rin ginawa po. Ayan. Spicy po yan. So yan na nag-aagaw ang anghang. Ayan. Nilagyan ko na ng yelo ang aking baso para naman meron tayong chaser. Try nyo po mga ka-adventurous itong aking ginagawa. Namiss ko lang ang Japanese ayan, yung mga gusto ng mga Japanese dyan. Wala akong wasabi. Ayan, mukulukulo na po ang aking nilagay sa aking baso, aking chaser. Try nyo ito guys, napakasarap. Pag wala kayong wasabi or powder or yung fresh na wasabi, pwede po ang turmeric. The best po yan. Ayan, tayo yun ay magbarek. One shot lang po at nag-relax po. Napagod po ako maghapon, tumamantay doon. Kaya is, yeah, may nagdala po kasi sa akin salmon. Kaya ginawa ko, wala akong magawa. Ginawa ko na simpleng sushi. Ayan. Sushi nga salmon. Kaya lang puti yan guys. Yung barayta lang dito sa Pasakaw. Ayan. Ang ano, ng isang araw. Tsaka ngayon ko lang siya ni-slice. Ayan. Meron tayong kikuman dyan. And tagay-tagay ating chaser with lemon. So yun guys, before nyo hiwain ng maliliit or manipis ang salmon, kailangan na i-freezer nyo na yan siya at least 12 hours or 24 hours before i-slice para mapatay kung ano man ang dala-dala ng bakterya ng ating mga fresh isda na hindi natin nakikita sa ating mga mata. So yan, before ko na-slice yan guys, galing na yan sa freezer. Try nyo ito guys, napakasarap. Instead of wasabi, pwede po ang turmeric. Sure na sure yan. Napakasarap. Yummy.